Hello, hello, hello. Hello, guys. Good afternoon, good evening sa inyong lahat. It's me again, Rofaro. So, welcome back sa aking YouTube channel. So, anyway, ito po yung aking Virgin's leftover na lechon manok, sibuyas, beans, carrots, and syempre bean sprouts. Syempre na mayroon din akong bawang at nor chicken cubes. So, una dito is nagpainit muna ako ng kawali. At maglagay na rin tayo ng kaunting mantika. Ayan, ubos na yung mantika kaya pisilin mabuti. So, ayan, ganyan lang po. Sobrang dali magluto nito. Parang ano lang, below 11 minutes lang siya. Then, tapos ka na. Siyempre, maglagay tayo ng 1 tablespoon of bawang. Maraming bawang, mas masarap. Ganun ako magluto, maraming bawang. Masarap kasi yung lasa pag maraming ano. Alam nyo na yun, siyempre isipin lang natin siya ng very very light. And then iloload rin natin ang ating mince na sibuyas. Siyempre, haluin natin mabuti, isupin natin. Yun yun lang siya, di ko na ito i-edit-edit pa. Kasi sobrang dali lang naman ito. Sabi ko nga, below 10 minutes. Ah, 11 minutes. So ayun, pagpasensyahan nyo na itong boses kung ano kasi yung ilong ko, stuffy nose, meron ako nag ano tawag nito, basta yun, yun sinisipon ako, sobrang sakit ng ulo ko. So syempre igisa rin natin ng ating chicken nor cube para naman ano, mas malasa yung ating leftover na lechon manok, no? Hinimay-himay ko lang yun. So, ganyan lang siya. After nito is, siyempre, ilunod natin ang ating mahiwagang leftover na lechon manok. Char. So, anyway, bean sprout is the healthiest. Tama ba? Yes, healthy na po yung bean sprout, diba? So, ayan. Lagay natin yung hinimay na manok. Gisa lang din natin sandali. And then, maglagay na rin tayo ng kaunting oyster sauce. Itong oyster sauce is hindi talaga ito masya, hindi siya nawawala pag nagluluto ako ng mga simpleng ulam lang. Mga 1 teaspoon lang po siya. So, ganyan lang yung loob natin mabuti. And then, next nito is ilunod na natin ang ating carrot at beans, fresh beans. And then, haluin ulit. So, ganyan lang siya, no? Ganito lang kasi hindi magluto ng ano, bean sprout. Siyempre ay bean sprout. Sila. And then, sabi yun ay, dito ako sa laundry area. So, ayan, after haluin ito, ilagay na rin natin ang ating bean sprout. 250 gram na pala yung, ano, yung bean sprout na ginawa ko. Binili ko. Binili ko lang ito yun kasi yung last time yung gumawa ako, nakalimutan kong bilig-biligan. So, yung ending, sa basurahan na punta kasi bumahay ko. And then, haluin lang naman natin. So, ako lang halo-halo. Pwede nyo lang haluin. Pwede nyo lang itong lunch. So, pwede ano. Pwede nyo sa inyo kung anong gusto nyo.
Oo, sa akin kasi yun, parang ano lang siya. Parang binablanch lang siya. Ganun. So, ayoko yung sobrang luto or yung nalalanta na yung ano, yung gulay. Overcook, kumbaga. Ganyan lang siya. After a few seconds or minutes. Dali, yun, tapos na. And then, mag-add na lang din ng kaunting tubig. Sa akin, nag-add ako ng mga 1/2 cup lang siya na. So, 1/2 cup of water. So, I was using a boiled water. Yung mainit na na tubig. From the thermos jar. From the thermos. So, yan. Nahihirapan ako. Huminga. Dahil sa sipon ko, Diyos ko. So, yun sa akin kasi, dinahandahan ko siyang haluin para hindi magputol-putol yung ano, yung bean sprout. Sayang naman, di ba? Maganda kasi yung ano, yung buo talaga. Yung hindi durog. So, yun, maglagay na rin ako ng ground lock paper. So, yun, nagising na yung aking baby. So, depende po yan sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. Sa akin, tama-tama yun. And then, hello in muli. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. And then, maglagay din ng toyo. So, depende po yan sa inyo kung gaano karaming toyo gusto nyo. So, sa akin, tama-tama lang din. So, mga 4 teaspoon po yung nilalagay ko, char. So, yan. Just keep mixing lang, no? Para di siya mag-overcook. Para, ano, pantay yung pagkaluto niya. So, minimix ko lang siya ng minimix hanggang sa matapos ako. Kasi pag hinahayaan mo lang siya or tinatakpan, malalanta yung ano, ma-overcook. Ma-overcook yung gulay. So, yun na nga, alam nyo ba na ito ay dapat pang ano to, pang lumpia. Pang lumpia dapat to, yung tinatawag na togi na lumpia. Eh, kaso nga lang, tinatamad ako magbalot. Kaya, ginaganyan ko na lang. Inayano ko na lang, ginigisa ko na lang, ganun. Ito na rin lang. Magic sarap. Kaunti lang yung nilalagay ko. So, then, i-mix ulit. And then, kung napansin nyo, lagi ko tinitikman. Kasi, ayaw ko nga yung overcook. Gusto ko yung still crunchy pa a little bit. So, pag sobrang luto kasi siya, or, ay, pangit kasi pag sobrang luto.